Isang imahe ng Birhen sa Iloilo ang patuloy daw ang paglaki at dinadagsa ng mga deboto dahil ito raw ay nagpapagaling pa ng may sakit. Katang-isip ba ang mga pangyayaring ito na simento lang na rebulto, nagmimilagro? O ito ay totoong himala? Saan nga ba gawa at galing ang Birhen ng Candelaria na tumutupad din daw ng mga kahilingan? Ang buong kwento ng hiwaga, isa-isa naming inalam ang buong katotohanan sa milagro o simento? Hindi mahalaga na lumalaki yung imahe ng Mahal na Birhen Maria. Kasi yung mahalaga dito sa amin, sa haro, ay lumalaki yung pananampalataya ng mga tao. Pananampalataya na sumisimbolo sa masidhing debosyon ng mga Ilonggong Katoliko sa kanilang paniniwala. Ganito taon-taon ang selebrasyon sa Katedral ng Haro sa Iloilo tuwing kapistahan ng Birheng Maria de la Candelaria. Pero ngayon, malayo sa nakasanayan. Dahil sa pandemya, simple lang ang naging pagdiriwang sa araw ng itinuturing na ina ng kanilang lalawigan, si Mama Kande. Maraming mga activities no na na-cancel, no, hindi natin pinapatuloy. Tulad ng grand procession, every Haro Fiesta, yun maraming nag-aabang doon pero hindi na ituloy dahil sa pandemic at sa social distancing. Pinagbawal din ang pag-akyat doon sa shrine ng Mahal na Birhen. Bawat isa, bitbit ang kani-kanyang kahilingan, humihingi ng kapatawaran at gabay sa buhay. Mga bulong at dasal kay Nuestra Senora de la Candelaria na pinaniniwala ang puno ng hiwaga at himala. Pumunta po talaga ako dito once a week para ipanalangin ang pagtatapos ng aking pag-aaral. Sana maginawa ang aking buhay. Marami ang nagpupunta dito para dito sila mag-alay ng mga kahilingan, ng mga himala. Ang iba na pagkakaloban, ang iba ay hindi. Milagro nang itinuturing ni Nanay Danny ang kanyang pangalawang buhay matapos siyang duguin noong nakaraang taon dahil sa komplikasyon sa matres. Ipinaubaya na ni Nanay Danny sa mapaghimalang imahe ang kanyang paggaling. Hanggang isang araw, habang nagdarasal raw sa larawan ng poon, may kakaiba daw siyang naramdaman sa kanyang tagiliran. Kung nagdasal kay Birhen Maria na may nararamdaman ako na pumitik sa aking right side. Hindi yun panaginip. Tinulungan niya ako. Siguro, may gusto pa siyang ipagawa sa akin na misyon. Kandila naman ni Mama Kande na perdon kung tawagin ang naging sandata ni Aling Beth sa mga pagsubok sa buhay at kalamidad na dumarating sa kanya. Mama Kande, tulungan mo kami, Mama Kande. Kwento ni Aling Beth sa mga malalakas na bagyo at lindol ang perdon ang laging nagliligtas sa kanyang pamilya. The perdon and pray the Holy Rosary and ask the Blessed Virgin Mary to help us. I really believe in the miracle of the perdon. That is the symbol of the perdon, Jesus Christ, the light, our light. Hindi rin makakalimutan ni Cecil ang regalong bigay daw sa kanya ni Mama Kande. Sa loob ng 8 taon, hindi pinalad na magkaanak si Cecil at ang kanyang asawa. Hanggang sa nalaman nila ang kwento ng milagrosong imahe sa haro, ibinulong ni Cecil ang kanyang hiling kay Mama Kande. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Nagsabi ako sa kanya na gusto kong magkaanak na. Last year, na parang na-delay ako
sabi ko sa kanya, try nating mag-PT. Nung sa CR ako, ang saya ko na kasi nakita ko yung positive. Dahil sa mahinang pangangatawan ni Cecil, ang regalong anak sa kanya ni Mama Kande, nagdelikadong mawala. Nagkaroon ako ng premature labor. Baby ko! Almost 1 month ako nag-experience noon. Matapos makaranas ng premature labor at kalaunan nag-overdue naman ang bata sa kanyang sinapupunan. Kahit 10 oras ng gabi, pinili talaga ni Cecil ang asawa na umakyat kay Mama Kande para humingi ng tulong. Humiling ako na sana lumabas na. At nanganak na nga siya ng matiwasay. Parang tama yung hinala ko na sabi ko sa asawa ko pagkatapos ko ng magpanganak, sabi ko sa iyo akyat tayo kay Mama Kande kasi I'm sure lalabas si baby agad. Ayon kay Monsignor Joe Marie Delgado, hindi na bago sa kanilang lugar ang mga himala ng Birhen ng Candelaria. So makabago pong bang panahon mayroong mga patutuo sa mga himala ang simbahang Katolika? Sa general contentment about these individual testimonies of people, kung paano nagiging meaningful sa kanila and miraculous yung image of the Candelaria. May mga nagsishare how the Blessed Mother came into their life and helped intercede for them so that their requests were granted. Taong 1580, nang natagpuan ng isang mangingisda ang imahe daw ni Mama Kande sa isang ilog sa haro. Dinala ng mangingisda ang nooy isang talampakan lang daw na puon para ipakita sa kanyang mga kasama. Meg, Dong, Daibala, nakita kong santo sa pero sa hindi raw maipaliwanag na dahilan, biglang bumigat ang imahe na parang ayaw magpabitbit sa iba. Nang makita yon, they tried no to carry it no buhatin yon at saka with the decision na dalhin yon sa nearby parish na pinapaniwalaan na it was the parish of La Paz. Hindi mga kopdanan kinanglan sa simbahan gid sing La Paz ta ni Dalon pero hindi yon mabuhat ng ilang tao. Until they decided na dalhin yon sa haro and then yun, isang tao na buhat yon. Pinaniniwalaan na gusto talaga ng Mahal na Birhen na dito sa haro siya dadalhin. Matapos dalhin ang puong yari sa bato, ginawa itong patron sa bayan ng haro. Inilagay sa bukana ng simbahan. Pero sa pagdaan ng panahon, ang dating isang talampakang imahe ng Birhen, umabot na ngayon sa 7 talampakan ang taas. Misteryoso daw ang unti-unting paglaki ni Mama Kande. With regards sa explanation, hindi na-approve ng Vatican kasi hindi naman natin na-raise yung ganitong concerns kasi we're more focused sa paglaki talaga ng faith ng mga tao rather than ng paglaki ng santo or ng bato. If we focus on the image, just the image na lumalaki, it might lead to fanaticism which is very difficult. Aminado naman ang geologist na si May Magarso, hindi pa nila matukoy kung anong klaseng bato o lupa hinulma ang nasabing imahe. Lumalaki ba talaga yung imahe? Ma'am, for us, a geologist, hindi po lumalaki yung bato. Hindi po siya kasi living things. From 1 foot, naging 6 feet siya. So it's a miraculous. Hindi po ma-explain ng science. Siguro po sa paniniwala ng isang tao, hindi na po importante kung may explanation or what. Basta alam namin na yung ating paniniwala sa Diyos ay tapat. Dahil sa hindi na mabilang na himala at patuloy daw na pagdami ng mga deboto ni Nuestra Senora de la Candelaria, mismong si Pope John Paul II pa ang nagputong ng korona sa milagrosong imahe. St. John Paul II was a devotee of the Blessed Mother. She is very special. But what is important here is through the years, the love of the Ilonggos and the love of the Filipinos really grow in leaps and bounds, as it were.
naman o katang-isip ang mga kwento ng milagro, mas mangingibabaw pa rin sa mga deboto ang kanilang pananampalataya. Ang imahe ni Mama Kandi, simbolo ng pag-asa ng mga taong sinusubok sa buhay. At nagpapalalim sa ugnayan ng mga Katoliko sa Puong Maykapan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.